May daw Satana ay kita sa pagmamaladong pagbasip sa mga ngiti sa pagsimpakan ng Espiritu Kamaturan. Makini ang yung LOD, ang lesson of your body, the gospel lesson, relay con the message. Ato ang marathon lesson, come yun yung God, I will cast with sa edition nato nga 7 part 1 hospitality edition. So, introduction start na lang kita, no? Ato ang pantay panahon. I-pull down nyo ang mga status bar para makita ato ang pizza. Thursday, September 28. So, happy Thursday, mga higalag, mga kaisunan, sa September 28. So, nakita gihapon nato ni ang 25 years sa Google, no? Thank you for 25 years ko, no? Today, we're celebrating 25 years of your curiosity. Curiosity, no? Unsa ta karon 28 sa September. So, karon po ang ilahang celebration, no? Ato kinigilantaw ilahang vlog 3. Sa 25 years sa Google, no? Akat to pali Asia sa September 25 in September 23 or sa September 23. Bantay panahon na kita. At ang temperature of precipitation na ito nga updates. Nay over all three. Ato ang dako, no, ang precipitation 60%. High gihapon natong temperature kan init gihapon 32 degrees. Atong lowest 24 degrees. So ato ihatag atong temperature sa alas 9, no, sa kabuntagon 30 degrees na siya. 10% precipitation sa alas 10, 31 degrees. 20% precipitation alas 11, alas 12, alas 1, alas 2. Muna ito ang mga high na temperature, 32 degrees, no? Pero iyang precipitation sa alas 11, 30, alas 12, 60, ala una 50% o sa alas 2, 40%. So alas 3, 31 degrees, laman sa alas 4, 31 degrees, precipitation 40%, alas 5, kalasay sa kahapon, no, kagabi on 29 degrees, 40% kihapon ihang precipitations. Alas 8, alas 8, 28 degrees ihang precipitation 40-50%. Alas 9, alas 10, alas 11, 27 degrees ihang precipitation 40-30-40%. Alas 12, 26 degrees 40%. So, mauna ito ang bantay panahon, no? Precipitation o ang temperature na ito nga update. Ito lang taon. Ito ang countdown, no? 87 days to go para sa Christmas. 94 days to go para sa ito ang New Year. O ang ito ang bantay hurricane si Pilipino. Nagyapon si Pilipino. Isa ka hurricane.
sumun ato ang pantay hurricane ato i-update ang atong pagpanagsimpa sa midweek na to nga prayer meeting, ika-38 na to nga midweek prayer meeting. Ug ato na po nagigamit ang background sa to ang My Journey with God, no? Kay last nakibali nga week niya karon unya malantaw po na to ni sa lesson nga mauni siya to ang bird's eye, no? Nga makita na to ang palibot kibali, no? So ang programa na sugda, no? 6:25 ito sa ato ang song leader, sa Mandorcas. Onya presider, opening song, opening prayer, special song. Duwit naman ito ato ang speaker, no? Si Ma'am Virginia Mercado. Onya guys, speaker siya 6:40. Kitapos niya iyang wali 6:52. So ga prayer pa na lang kita liha, tapos ga closing song sa alas 7. Okay, ampuan closing prayer sa ating speaker 7:03. Tapos ato ang programa sa ato ang midweek prayer meeting. So ato ang mga lakad ebanghelyo, ato ang My Journey with God, no? Si Pastor Palomares na ang ato ang speaker. O niya sa stewardship o magkihapon siya, no? Stewardship of kanang health ganito, no? Sa panglawas ang topic niya. So sa ato ang mga listener, nakahimo pod si Pastor Serrano, no, sa iyang lesson sa lesson 14. Part 1 part 2 gihapon. O kag uban pa nga nakahuman na pod sila sa ilang lesson. Mama, subaybay yan ninyo sila sa YouTube, no. Ato ang kang Pastor Serrano, atong Hope Sabbath School. Ito ang kang Pastor Mark Wendley, no? Ito ang takna sa pagtuon, makita nyo MWF man sila. So mauna na ang ato ang mga updates, no? Ato na pagasugda ng ato ang pagpamalandong matak na welcome kita sa ato ang pagtuong kita ito na lesson 14. We are recipient and givers of grace, and giver of grace towards this marathon lesson karon LOD. So maga display kita sa itong input, no, nga itong pagkatunan. So, makini ato ang pagtuon. Welcome kita sa itong Bible Study on Allison. Study on the Word. Marathon Lesson 2023. Come, here we go. Ayaw gaspil sa edition na ito nga. 7 part. So, tulukan po siya na tulukan sa Sabbath School, no? Atong pagtuon. Ato ang first part. Ito ang stewardship devotional. Magapadayin kita. Ato ka na kining tapuso, no? Ang Indonesia, the Sabbath Keeping Dog. So tapusin nato na siya nga story. Tapos ato ang second part sa YouTube channel nato, The Great Controversy ERP Disabled by Pages.
ang ato abasahon page 181.3 to 182.2 gihapon kita sa chapter The Swiss Reformer chapter 9 no. Sunod sa atong devotional for all Sessive Power September empowered by the Spirit. So Timothy atong pagatun-an karon sa September 28. So mana ato ang mga devotional ang first, second ug third. Sunod atong mga Sabbath school ang atong fourth, fifth ug sixth na to nga part. So ang in verse na to Sabbath school sa mga senior youth ang adults nga mga professional the book of Leviticus season 14 the law. Ang ato pagatun-an karon ang Thursday September 28, titulan Immutable, Unchangeable, and Eternal Insight. So muna, ito ang inverse, ito ang Sabbath course, ito ang junior youth nga Rungo Hamtong. At ang third quarter line, the sun, you first, atong series sa lesson 14. At puto na sa Thursday, oy, Jeremiah 31-33, mabarang taugon. 33, tapos atong 6-5, Sabbath course, atong Rungo Hamtong. Ato ang third quarter Ephesians lesson 14 ang Ephesians and the heart ug ato pagatun-an ang sa Thursday gitaytulan September 23 our reception and giver of grace. So man na ato ang mga hanay nga ato pagatun-an karon ug kini nga atong pagtuon gihatod kay kanato sa tumlaubos ang atong source our Lord and Savior Jesus Christ God Almighty and the Holy Spirit ug gidayagan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain, small group sa itong power of 2020, mga kanayang personal ministry, tics, gospel, dear, kong alam, leg of this missionary, and paid service, before kanyang sa mga kahimanan, kawibsaitan, o sa itong mga kagrupuhan. So, ato i, natag ang credit o niya, no, tatawad. So, ato, pasalamatan, no, ato, magahami Diyos nga nihatag sa kahigayunan, nga padayon pagyap kita sa pagmanandong sa iyang mabulaan o nga mga pulong at sa pasalamatan at mga kahigalaan mga kaisunan kasi sila ito ang contributors at ang tig-like at tig-heart tig-share mga kapian pisa itong video link makasib sa video no maka-review no sa ito ang mga video makasubaybay sila sa ito ang mga just slave you did so ato ang distributed ang scripting no scripting recording o ang ato ang podcasting uploading na to sa Facebook o pag live kaya na to sa itong YouTube channel no. So atong pamaagi ang ato ang scripting no nga taas-taas na siya time nga magugol so keep notes ang ato ang editor diha no unya ato rin siyang i-post no magkahiray sa ato ang devotional sa ato ang mga ang mga sabat ko lati post devotion no sa ato ang Facebook magkahibalay o ato pa na siyang i-compile sa ito ang website nga blackswat.com na kita ibasahon at po na siyang i-share no ato ang basahon at i-share ang link para makita na na mabasa na na no so human anang na ito ibasahon na ito ay putahi kalanon at na na siyang himuon nga ato kalanon no so recording na kana ato adawaton ang mensahe sa to ang pahingyos niya na nga matak na ano nga ato yung maasabtan ang iyang ipaabot ng mga mensahe o ato na siyang i-keep no o recording pag nakip na na siya man na siya to mahima na itong hakalan on sa tibok na itong adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katulugon so kung natin kalanon ato na lang siyang i-distribute no
Oh, nasa podcast. Uy, gi-announce sa ato ang Google, no? Nga ang Google Podcast, wala siga kay nagtangkilik, no? Mo discontinue sila sa ilahang kibali function, no? Sa Google, no? Ang Google Podcast, pero makapadayon gihapon na siya, no? Ang podcast sa Google. Og diri na ibutang ang ato ang Google Podcast sa next year, no? Sa YouTube na kibali ang ato ang Google Podcast, no? Ang kanang YouTube Music, no? Murag mauna na siya mahimo na to nga Google Podcast, no? Pero ang ato ang source sa podcast na paghihapon kita kay Spotify man ang ato ang source, no, sa podcaster Spotify. So mauna nga na paghihapon kita podcast, no. Unya sa sunod na pod nato i-advertise sa Google YouTube Music na pod, no, kung mag-podcast na kita sa sunod, no. Ato ang kining Facebook murag ma-podcast mapod siya, no, kung kanang i-desktop view nato ang ato ang mga browser, no, kung mag-play ta og mga video mo ko ana siya mo play na ang ato ang kanang status bar lang kibali, no. So mao kana ato ang i-share, no, ang ato ang podcast dito himoon sa atong podcaster Spotify og mo distribute siya dito sa ato ang Google Podcast, no. So di pa dapat matapos ang ato ang Google Podcast, pwede ka mo mo konsilahang mga servisyo niya, no, kanang mag-anad-anad, no, kay mobalhin raman na, dili man na siya mawala, no, ato ang Google Podcast. Ilaha man na ang YouTube sa ato ang Google. Uy, congrats sa ko ano, Google 25 years. Ang YouTube ambot pila ka pagitan adiser nito nga ang YouTube, no, channel 10 years wakaha, no, adiser na ka una-una sila sa YouTube channel, no. So ma kanang to ko ma distribute na pababa iya ang distribution kay mo discontinue bing man sila, no. Pero kung maka distribute pa gyud siya hantod nga moabot ang sa December siguro, no. Oy. Kani nga kay di pa pa sila makabalhin, no. At sa paobserbahan kung mo distribute pa ang Google Podcast sa ato ang mga podcast, no. Pero kung mau distribute pa siya, mau download install ka mo, no, sa Google Podcast. Unya, mag-practice na po mo sa Google Music kay dito man na padulong, no, ang ato ang Google Podcast sa Google Music, no, or YouTube Music, no. Unya, na po Spotify ko ang ramato ang updated sa Spotify ang ato ang trailer, no. So mao kana atong pag-podcast, sunod dayon nato ang pag-upload nato sa Facebook, no. So ato na siyang i-upload kay naka-album lagi na siya, karat na siya og sa dili ato siyang i-upload, no. Unya na mapugi pinautinaw mapaminawan sa browser, no. O niya mura sa tiyag podcast kay pwede na sa i-play bising ko anlang kanang status bar lang, no. So daghan giya puntay kapilian pero makatinaw siya ato siyang i-share sa ato ang page, no, mga group page sa ato ang wall, no, sa ato ang group chat, no, mga buta dito sa ato ang Twitter, Telepax, Telegram, no. O
ang atong abangan, wa pati na kayo munog abangan no? Atong Instagram. So human sa ato pag-share sa Facebook ang ato dayong YouTube channel nato nga live no. So alas 10 siya padulong sa kahapon no, naman tay the sermon tanaw nato kano sa ato ma live ang ato ang the sermon number 7. Ato lang ipang abiso no nga maka live kita sa ato ang community sa ato ang YouTube nato nga channel Bible Reading Martin Journey 2022 as well. Ato pa na siyang i-abiso sa ato ang Facebook no nga para maka tanaw kipali no dito sa Facebook o sa YouTube. So man ato ang ma-distributed na ay issue sa ato ang ampo pa na kauluhan pa na siya no kay na ay issue sa to 125 million no nga nung gihurot siya sa kuan nagkuan pa to ilhang pizza kay nahurot ko no sa 19 days kunya na po kuan nga nahurot sa 11 days grabe no ambot yun sa ginapagkahurot na ang million no. Pero sila ko'y mo pakita sa ilahang mga purchase anak no sa mga resibo para makatubag sila sa mga tao no. Dili gin sila mo tubag-tubag og kanang explanation ba no. Kay murag walay pulos ngan nga sakto ko no ang pag-distribute, nasubay ko no no. Pero resibo gid dapat mo ipakita kay nganong dali ra kay sa nahurot no. O ato na siyang appeal sa ato ang issue no kay apektahan ang Pilipinas no sa pagkahurot sa unsa na siya sa confidential fund no. So sige ato na siya napasulod nga issue no nga kanang wala kibalita nag kanang baliwala ni ana no nakahibalutan ni ana sa ato ang issue sa ato ang Pilipinas ug ya pila lang yun na sa yung pag-ampo nga mahusay ka na no nga hinaut nga walay corruption kibali sa pagkawala no ni ana kanang mahimo kuno nga magic no. So ato na sugdan ato ang pagpamalandong pinaagis pag-ampo ang naa sa kwarto gumakay mo siya pagluhod-luhod na sa kapas minuto ko mapakita magdungan itong mga prayerful magdungan kita sa pag-ampo sa itong pagsugod amahan na mo nga naa sa langit pag-abalaan ununta ang imungalan panhiyay mong kingharian pag-abahaton na tayong kabut on tinhi sa yuta maingon sa langit hatay mi karon sa pagkaon namo sa tagadlaw sa luwa kami sa mautang may nagmo sa nakop sa luman sa nakautang kanamo ay gumito gyud sa manulay kun di luwa sa kami gikan sa dautan kay imo ang kingharian ug ang kahumi maya hangtod sa kanturan amen. Yes, welcome kita sa atong pagpadayon sa pag bat sa atong istorya no kang Pastor Moses no. So ato basa. Pastor Moses was Beberis Aldi. Then at 5 his paper broke. He stood up and preached. But when he was done, his paper returned. Uy, balik dia yang fever. Nawala niya ni balik. This happened every day. Uy, every day. Ay, kay malaria lagi, no? He was sick all day. But at 5, he prayed about God's love, the Sabbath, and the healthy diet.
But when Pastor Moses appealed to the believers, to the villagers, to accept Jesus, no one responded. Meeting ended. Grabe no, pag-appeal na niya, wala niya respond. And the two men returned home disappointed. Life returned to a normal in the village. Disappointed sila kay wala kunoy na daw-daw. No? Niya nagkasakit-sakit pa. Until Saturday, the villager hunting dog, Dolpay. O, mananis si Dolpay, no? Na may Dolpay nga kuan kanang maker sa kuan ba? Or sa product sa basta din naman basta mga company nga Dolpay, no? May company nga Dolpay, no? Mga sa CD baka na siya or unsa ba na siya, no? Katong CD player na may Dolpay, no? Pero ang kiningalan ko no sa hunting dog no nga villager got up early and plodded over to the tree where evangelist had preached. Ah, dito siya sa kahoy. And his owner called him to go hunting. Dolpay refused to move. Ah, iro ni Dolpay no, refused to move siya ni lihok no. Dolpay hunted every other day. But not on Saturday ang mauning iro, no? Nga, di siya mong hunting ang kuan kanang Sabado. Hindi po siya pugsun sa iyang amo, no? Kibali kong kuan, murag mag makita gin na nagtinapol ang iro, no? Sa Sabado, kaya ang sama niya, di man siya makasimba, ang iya lang yun na di siya mubuhat, no? Pero mato nga, di siya mong hunting sa Saturday. The villager noticed that the Dolpay had stopped eating while pink. Dolpay has become a Seventh-day Adventist. One villager said, if we worship on Sabbath, we should to say to another. So, mato nga, mana no, nga makahimong mensahe ang imuhang buhat, no? Kaya nakita sa mga tao nga kung iyahag yung simbahon ang Sabat di sunod sa no, di ba? So naagi mga tao nga hinana no mo sunod, di ba? We should to sit another. Many villagers began to keep Sabat. Oh, daghan na yun. And stop eating wild pig. Oh, gandangan po na stop eating wild pig, no? Kay giwali ni Pastor Palomares, no? About niya to sa health, no? O ma-identify po na to ang mahukaw, no? Kay ang mahukaw sa Ginoo, no? Makaud ko na sa tao. Pero ang sama ni mo kung kanang hugaw sa iya ha, no? Sa pako ni mo, di ba? O mato ni isap sila eating wild pig. When Pilot Gary told Pastor Moses the story. Ang istoryahan ni Pastor Moses. Pastor Darius flew to the village to teach the villager. Today, about half of the 200 villagers worship on the Sabbath. Ano yung dito nga istorya, no? Kung anong ba? Numerag walay pulos ang ilang pagwali kay kanang niabot naman sila sa punto nga mukuha sila kapil. Wala akong respond bising isa, no? Diba? Pero murag ang ga-continue kanang mensahe sa ilaha kadtong usa ka hunter nga naa siya hunt, no? Dog kibali, no? Nga ambot nga nung gibatasan nakadungog siguro tong iro sa wali sa kanong mga, no? Pastor, sila Pastor Moses, no? So duha matukabok sila Pastor Moses o si Pastor Darius, no? Nahuman si kibali ilahang wali, no? Siguro grabe disappointed sila kay wala ni
kung kuan pa sa apil, wala ini pataas og kamot no pag kuha og apil no. Pero ang buhat di ay sa Ginoo, wala nag-undang ato no. Gipakita di ay niya ang buhat dito sa usa ka iro nga nagpraktis siya no. Ang iro gigito nagpraktis nga di na siya mo trabaho sa adlong Sabado no. Di ang amo nga si Dulbay, amo pa na sila no, partner man sila, gipraktis po nila nga di na po sila mag lihok sa Sabado no. Hantod nga mauto nga ilahag yung gikip ang Sabat day o nakitaan kibali sa mga tao nga kung mukip gid si Dulbay sa adlong papahulay kay nakadungogod sila siguro sila sa mga kuan wali no. O kasay sila unsaon pagkip ang Sabat no. Pero sa dihang pag-apil, walay ni, di ba, ni pataas, ni tindog sa ilahang pag-apil, no? Pero kay kapadayon man ang buhat sa Ginoo, pinaagi ato ang iroog sa iyahang amo nga si Dulbay nga ilahang gisunod, mao ni ang nabalitaan nila ni kalitrang kadaghan. Today about half 200 villager worship on Sabat, no? Di ba? Og mato nga ni adtugid sila pastor, no? Moses og Darius. So, mao na ang mga pamaagi gid sa Ginoo, mas surprise gid ay kanu. Kay bisig ang iro nagigamit gid kani pod ang iro, no? Nga makasabot sila sa adlang ipapahulay mo na siya nga action no. Speak louder than words kay bisang pag nahuman ang ilahang pag words ang iro iyahamang yung action nga di naman siya matrabaho no sa adlang ipapahulay. Huwag mo niyang padasig, we worship God in many ways by keeping the Sabbath, by praying no, by telling others about God, and by returning God tithes and faithfully giving our regular offering called promise. He doesn't need our money, but He wants us to learn to trust Him to meet our needs. Sa Philippians 4:19, when He put Him first in our lives. Unahon na ito gid siya, no? Kinabuhi. So man na ito ang stewardship, no? Ang ika 38 nga pasahon kibali na sa stewardship. Ato lang taon ang atong ika 39, no? Nga pasahon sa atong stewardship. So ang atong ika 39 nga week nga pasahon sa atong stewardship dito kinarender sa September 30. Ato na po ng susihon ng ato ang map and plug kay naasa Brazil, no? Kita ito lang kinida, floating charts. So, inaday sila yung floating charts dito sa Brazil, no? O, ugma na ito na siya pagkasugtan o pasa sa English, no? O, karon largo na kita sa ato ang second part sa itong devotional sa mga youth, no? Ato ang The Great Controversy ERP distributed by pages 181.3-182.2 sa chapter 9 The Swiss Reformer Switzerland pag-ibalik gihapon nyo, no? As the Reformation became established in Zurich, its fruits were more policing in the separation of vice and promotion of order and harmony. Peace has her habitation in our town, wrote Zwingli. No quarrel, no hypocrisy, no envy, no strife. Whence can such union come but from the Lord and our doctrine, which fill us with the fruits of peace and faith.
the victories gained by the Reformation stirred the Romanists to still more determined efforts for its overthrow. Seeing how little had been accomplished by persecution and suppressing Luther works in Germany, decided to meet the reform with own weapon. They would hold a disputation with Zwingli, and having the arrangement of masters, they would make sure of victory by choosing themselves not only the place of combat, but the judges that should decide between the disputants, and if they could once get Zwingli into their power, they would take care that he did not escape them. The leader silenced the movement could speedily he crush. His purpose, however, was carefully concealed. The disputation was appointed to be held at Wadden, but Zwingli was not present. The Council of Zurich, suspecting the design of Papis and warmed by the burning files kindled in the papal cantons for professor of the gospel, forbade the pastor to expose himself to this peril. At Zurich, he was ready to meet all the partisans that Rome might send, but to go to Baden, where the blood of the martyrs or the truth had just been shed, was to go to a certain date. Yoko Lampadios and Haller were chosen to represent the reformers, while the famous Dr. Eck, support by a host of learned doctor and prelates, was the champion of Rome. Though Zwingli was not present at the conference, his influence was felt. The secretaries were all chosen by the papies, and others were forbidden to take notes on pain of death. Now it's Sunday. The Zwingli received daily a faithful account of what was said at Baden. A student in attendance at the disputations made a record each evening of arguments that they presented the papers to other students, undertook to deliver with a daily later of Colampagios to Zwingli at Zurich. The reformer answered, giving counsel and suggestion. His letters were written by night, and the student returned with him to Baden in the morning to elude the vigilance to the guard station. At the city gates, this messenger brought a basket of poultry under him, and they were permitted to pass without hindrance. So muna ato the Greek controversy atong kibasa, no? Sa chapter 9, paghihapon kita, mga pages na ito, katong 81 to 82. So malargo na kita sa itong third part, devotional for all, sa ato ang Yes Shall Receive Power, September, empowered by the Spirit. O, kita ito lang itong pagtungkaroon kang Timothy, no? Timothy ang ato ang title sa September 28. So kang Timothy, o ka ba ang inyuhang mga devotional book, no? Kay nakaukab na
gikan pa na sa to ang family worship, no? Kung namoy Bisaya katong title nga Timoteo, no? Ang kitekso ka na yun dito, sa 2 Timothy 4 verse 1 og 2. So ato apo ni siyang lesson team nato sa ato ang LOD, no? Ma-repeat na po kita ni ini nga pagkamalandong. O ang key text na kanayon, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ. Grabe gina siya nga charge, no? Atubangan sa Ginoo nga Amahan, sa atubangan pagyud ato ang Lord Jesus Christ. O shall judge the quick and the dead at this appearing and his kingdom. O mana ang charge, no? Preach the word. O mana siya na preach the word, no? Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Lagi doctrine siya, no? Grabe gina siya nga pag-charge, no? Kay atubangan kay balis pinakagamhanan yun nga Diyos. Oh, na-dress Bisaya sa 2 Timothy 4:1 to. Lahit mo siya nga verse, no? Largo man siya yung nagatugon na matoy ako diha, no? Pasig na inakulang ato na lang ukabon diri sa tong hard copy, no? Mabasa ba nato ni 2 Timothy? Kamo ko diha ukabon po ninyo sa inyong mga hard copy, no? Ato ang mga master guide, no? Ato ang mga pathfinder. Kay mga Bible marking ko, no, sa kuan sunod Sabado na to, no? So naukab na nato sa ato hard copy, no? 2 Timothy chapter 4 verse 1 anto sa atubangan sa Diyos og ni Kristo Jesus nga mao ang maghuhukom sa mga buhi og sa mga patay. O atubangan sa Diyos og ni Kristo Jesus, no? Amahan og ang anak ibali og pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang gingharian. Ako magatugon kanimo ni ini. Oh, tugon. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka wala, magmadasigon ka ni ini, himua ang diba? Himua ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Diba na agi charge, no? Unya sa atubangan sa Diyos ug sa kanang kan Jesus Christ, di ba? Kung ano na sila, no? Kung ano, pinakahalang doon na ginakaya siya nga tao, no?
nga atong atubangan, no? Pero unsa gika kung ihatag po na siya nga permiso, no? Nga makawali ka, di ba? Iwali ang pulong, no? Diba? Mga tunong, mga tugon ni ini, iwali ang pulong, may kahigayunan ka wala. Magmadasigon ka ni ini. Mga tunong, himua ang pagpamadlong, ang pagsaway, o ang pagpanambag, diha sa tumang pagkamapailubon, o sa pagpanudlo. Namagod siya gi na charge ba no unya sa tubangan sa Ginoo og sa anak bali no si Jesus Christ no suligig ka maulaw ni anak no pero unsa po ka kung makuha po na ni mga charge no nga maka-charge po ang presidente ba no presidente o ang vice president mo charge sa imo niya na no nga naa kay charge gikan sa iya ha di ba proud po gito nakakaayo po no di ba kay ang imuhang pagbuhat kanang permitted no ang imuhang pagbuhat adunay pag-uyon di ba no na ase pag charge pero igihimo lang na ni Apostle Pablo no kay moabot lagi ang panahon no nga malisod pero mo na siya no sa di pa moabot ang panahon nga malisod ato una-unaon nga nag charge kipali ang Ginoo kanato no kaysa kay nagasingabot no nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan tapakan himo a inoa aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangipog diha sa maga paalirong o maga pa magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dalunggan og ang ilang mga dalunggan ilang ilingyo gikan sa kamaturan og igapaabong ngadto sa tinutumo nga sugilano no makatong sa mga bata no nga dali na madala sa tinutumo nga sugilanon no o sumpay di ay diriya ang singko no apan sa imong bahin ang bato na ikanunay ang pagkamalinawon sunahuna antosa ang mga kasakitan buhata ang imong katungdanan ingon nga ebanghelesta tumana ang imong buluhaton ingon nga ministro so mauto na agi di ay sumpay no sa pagcharge nga makawali siya sa iyang pulong adunay pagkamapainugsanon ato og na agi ngalan unsay ngalan sa iyang buluhaton no ingon nga ebanghelesta og ingon nga ministro so mao kana ang pagcharge no sa tubangan kibali sa Dios og sa Ginoo basahon pa dasig the solemn charge to one socialist and faithful as was Timothy as a strong
testimony to the importance of the responsibility of the work of the gospel minister of gospel minister. So many Timothy before the bar. Okay. Paul bid him, praise the Lord, not the saying and custom of men. It's the word now. Be ready to witness for God whenever opportunity should present itself. Before large congregation and private circle. By the way, and at the preside, to friends and enemies, whether in sleep or exposed to hardship and peril. Reproach and loss, diba? Bearing that Timothy's mightily this possession might lead him to shun an essential part of his work, but exhorted him to be faithful, reproving sin and even rebuke with sharpness those who are guilty of gross evil. Yet he has to do his with all long suffering. Doctor. It was to reveal the patience and love to Christ, explaining the enforcing his reproach by the truth of the word. To hate and reprove sin, and at the same time, to show pity and tenderness for the sinner. It's difficult to attend the more earnest our own efforts. To attend to holiness to heart and life. And more acute will be our persecution. Will be our perception of sin and the more decided our disapproval of any deviation from the right. You must guard against undue severity toward the wrongdoer. But we must also be careful not to lose sight of the exceeding sinfulness of sin. There is need of showing Christ-like patience and love for the erring one. But there is also danger. Showing so great tolerance of her error that he will look upon him as undeserving of reproach and will reject as an uncalled for and unjust. So mga ano nga na agay pag diba padlong pagsaway no pag matuto no kay sayop na po na imong pasagdahan no nga dili ka maka korik no sumaw ka na ang ato ang devotional for all ang kang Timothy no ang pag charge kang Timothy Apostle Pablo nga balik ko na nato teksto. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, is appearing in his kingdom, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. O diba? Instant, out of season. Unya, naa siya sa pagpamadlong, naa siya sa pagsaway, naa siya pagpanudlo, no? Amot kung naabagi out of season, ana, no? Sa imuhang pagpanudlo, no?
Pero kung naamang kuy out of season sa pagpanudlo, no, mana siya nga matudlo lagi gihapon ni Moses sa sakto, no? Murag ang out of season is practice, no? Murag itudloan si kanang Timothy, no, nga naagid sa ipagpractice, no? Manang ipasantok nga out of season. Pero kung sa instant, no, nga magamit niya na, di ba? Instant in season or out of season. Ang kuan magod siya ka na dili kibalik ka makalimot ba, no? Di ba? Kaya namang gibuluhaton nga kinahanglan gini mo sanay-sanay yun, kanunay, no? Kay kung di ganin mo na siya masanay, murag mabaguhan man ka, no? Dapat ang pag-preach the word, dili ka mabaguhan. No, muna siya nga kanunay kibali na siya, no? Diba? Naakay out of season, no? Halimbawa, no, nga pa, nay panahon nga, mutindong nakasulpito kay naakay part, diba? Ang imuhang pag-practice ana, naakay out of season, no? Paampuon ka, no? Sa pulpito, mag-ampu ka bising out of season pa, no? Imo siyang praktisan, no? Kung wali po, maugihapon, no? Nga, andam na pug ka, no? Kung pawalihon ka, di ba? Na mag-plaster ka, taas-taas na bagi na siya pag magwali ka, no? Mangita kag mga materialis, no? O niya, mag-rating pa ka, di ba? Magsulat pa ka para na kay guide. O niya, praktisan na yun mo, no? Muna siya ang out of season, no? Masulod man ang imong pagpamadlong pag saway kay imo mang napraktisan, no? Di ba? Na tudluan man imo muna siya na yung mga out of season, no? Mga preach the word, pero para na siya sa mga instant yun nga mga season, no, masweeto ka, di ba? O na ay long suffering, no, kay muantos ka, di ba? Ni ana nga mga pamaagi out of season, no, instant of season, di ba? Kay kung wala ni mo gi-applicar sa out of season, lain ang imong kipuhat, no? Di ba? Oh, may lang ka mawali kung panahon sa tingwali, no? Pero sa dili na panahon sa tingwali, wala ka nag-ensayo, no? Di ba? Kibali, mura siya ka nang naipraktisan ba, no? Nga masanay ka, no? Kung pakusganay ug dagan, di ba, magpraktisi kada nakay panahon nga praktisan ni mo, nakay minuto nga imuhang pa, no? Di ba? O inanagid na ang gitudlo diri ni Apostol Pablo, no, kang Timothy nga murag magmaster gid siya, no, sa pag-preach the word, no? Pero kahibalo po ito siya kay mauto ang masugat niya nga mga senaryo, no? Nga dili maminaw, di ba? No? Saya pagmensahe na ay panahon nga dili nagitong no maminaw ang mga tao kay naapoy kalaban, no? Nga mauy mo katul-katul silang dalungan, no? Pero dito na ito makuhaan og lesson katunggihi mo nila Pastor Moses og ni Darius, no? Nga nagwali sila sa village bisan pag wala sila na daw-daw. Pero ang buhat sa Ginoo gapadayon dito gipakita sa usa ka kanang hunter, no, og sa iya hapod nga alaga og mauto ang gisunod nila, no, di ba, nga nagpadayon ang mensahe pinaagi na gyud sa buhat, no, sa kanang
nakasabot, no? Grabe to, ah, iro ganito itong nakasabot, tanto nga nakasabot Ginoon sila tanan, no? Daghan ang nakasabot, no? Mana nga natay buluhaton, preach the word, in season or out of season, ug napagitabang ang Ginoo diha, no? Kung sa imong pagbuhat, no? Nga adunay suporta ang Ginoo. Di ba inato nga murag na out of season na pod kay sa ilang pagbuhat, sa ilang pagwali, humana ang wali, no? Di wala sa season kay wala nagwali, no? Pero kay nagabuhat man ang Ginoo, nagalihok man ang ihang pagtulunan, dito na express sa usa ka kanang ero, no? Nga ilahang kisunod, di ba? Kung kuan pa nahimo nga preacher ang iro bisig walay, wala siya gatingog, no, ang iro waay gaaw-aaw ang iro, di lang siya mo trabaho sa adlang papahulay, nasabtan pud Hinoon sa kanang iyang amo dali man pakaana, no? Nga makita gini mo nga naagi pagkontrol sa makagahom nga ato ang maglalalang bisan pa ang iro, no? Nga no maning iro nga, di ba? Sumautos siya nga na atay pagbuhat, no, sa pag-preach the word in season o out of season. O dili pa mabalaka kay naapagyud ang pagsuporta sa Ginoo niya na, no? So humana kita sa ato ang mga devotional, blargo kita sa itong mga Sabbath school, no? Atong mga devotional ang first, second, og third, o atong mga Sabbath school ang fourth, fifth, o sixth, no, na itong part. O largo na kita sa itong Sabbath school kay isa ka oras na yun, ang kapina. In verse na kita sa itong senior youth, nga daw sa mga profession na itong third quarter, na pagkulabit ikaw season 14, dalo. Ah, balaod, no? Mulagsikan to the last na nga itong pagtuon sa in verse about sa dalo. Og ato ang pagtuon sa Thursday, magpili kamo, no? Application ma-download sa Sabbath School on PM sa Play Store or browse kita, no? I-browse sa Google Chrome nga 25 years in service. Nakita no? Mag-credit kayo 25 years in service kay gigamit mangin siya, no? So, i-browse ninyo ang sabat.school.adventic.io. Modisplay na siya, pangitao na ito ang in-verse katong The Book of Leviticus, no? Pangitao na ito ang lesson 14. O niya, pangitao na ito ang Thursday na nasa upos, no? Pag makita na ka na, dito na po nasa bukid, no? Thursday, September 28. So, welcome na kita sa pagtuon sa inverse sa Thursday, September 28. Immutable, unchangeable, uneternal. O, mauni siya ang dalo nga sa kinuunong. Inside kita. Many ministers and teaching their people, and many professors and teachers are instructing their students that the love of God has been changed or abrogated. Uy, nalikatudod niya, no? Nga nausap ko no ang balaod sa Diyos, na-abrogate pa. Ngitin. And also regard its ends requirements as still valid. To be literally obeyed and though to be deserving only of ridicule or contempt. Oh, yun yung chuway, tagal controversy, mabasa, no? It's 583. No error accepted by the Christian world strike more boldly against the authority of heaven.
None is more directly opposed of the dictates of reason. None is more pernicious in its reason than the modern doctrine. So rapidly gaining ground that God's law is no longer binding upon men. Every nation has its law. We know. Which command respect and obedience. No government could exist without them. And can it be conceived that the creator of the heaven and of the earth has no law to govern being he has made? Suppose that the prominent minister were publicly to teach that the statutes were governed their land, protect the rights, and the citizens were no obligatory that they restricted liberty of the people under for oath not to be obeyed. How long would such men be tolerated in the pulpit? But it is a graver offense to disregard the law, graver offense of the state and nation, than to trample upon those divine precepts which are foundation of the government. Kibangkit na sa The Great Controversy, no? Tumanong din mo ang balaod sa tauno. Na ay balaod pirmahan sa atong presidente karon, no? Trabaho para sa bayan, di ba? Unsay ka na trabaho para sa bayan, no? Daghan kay maka kuanana, maka himulos, no? Or maka-participate, no? Ang trabaho para sa bayan. Those who teach the people to regard lightly the commandments of God, so disobedience, so rape disobedience. Let the restraint imposed by the divine law be wale cast aside. A human law should soon disregarded. Already the doctrine that men are released from disobedience to God's requirements has weakened the force of moral obligation and opened the floodgates of iniquity upon the works. Lawlessness, dissipations, and corruption and sweeping in upon us like an overwhelming tide. Sa The Great Controversy, mabasa, no? The vilest of criminal when thrown into prison for their offense. Uy, sample sa criminal. Are often made a recipient of gates and attention. As if they had attained and viable distinction. Republicity as given to the character and crimes. The press publish the revolting details of vice. Those aliens initiating others into practice of fraud, robbery, and murder. And Satan exult in the success of his hellish scheme. Uy, masaksis yung Satan yan, ano? Courts of justice are corrupt rulers and actuated by desire of gain and love. Sensual pleasure and temperance has beclouded the faculties of many so that Satan has almost complete control today. Juries unperverted, braided, deluded. Rankiness and rivalry, fashion and be dishonesty of every sort are presented among those who administer the law. Just a standard apparel for truth is fallen in the street and inequity cannot enter. Oy, Isaiah 59:10. Justice is torn back and righteousness isn't far away. For truth stumble in the street and upright and cannot enter. Nakita gid ni Isaiah, no?
The leaders of the Sunday moment may advocate reforms with the people's principles, which is harmony with the Bible. Yet, while there is various requirements, which is contrary to God's law. A servant cannot unite with them. Nothing can justify them and sitting aside the commandments of God for the principle of man. Uy, iba si Garby, the Greek controversy man eh. 507. So, journal kita mga classmates, review the reverse. How does it apply to your life this week? After this week's study, the chapter, what are some personal application you are convicted in your life? What a practical application you must make in your school, family, and workplace? Answer, tumbalik-balik na siyang question, kami answer niya na mga classmate to. So mao kadto ang ato ang inverse mga classmate, makikalag mga kaisunan, blargo na kita sa itong sabat ko sa ato ang mga hamtong. Sa ato ang mga junior youth nga murag mga hamtong, no? Atong cornerstone connections, atong third quarter line in the sun, atong lesson 14, you first, no? O ang ipabasa sa atong pagtuon karon sa Thursday ang Jeremiah 31:33 web cert, no? O na ITGB 3 ah. Top sound. Nagkanayon. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Uy, balik mo eh. Kuan ang gihapon eh. Bakong kasuguan. After those days, said the Lord, I will put my law in their inward part and write in their hearts and will be their God and they shall be my people. Sumana siya ang covenant, no? Shall be the covenant that I will make the house of Israel. So, ibutang niya sa inward part, no? And right and their heart. Ambot kong kang adan og ni iba ba makaingon ba ka nga gihimo na ba na niya ila adan og ni iba, no, nga ibutang sa sulod kibali kinasuluran sa kala, mga unod, no, ang iyang balaod og isulat ilang kasing-kasing, no, kay naulahi di ay na siya nganong karon pa man, no. Dito pa na dapat sa panahon nila adan ug ni iba, no, nga bising wala sila makita pero kay naa man sa ilang sulod dili sila makalimot, no, pero nakalimot man sila, no, ang kini nilabay na pud ni kang Jeremiah, nabugtang na ni sa ato ang kinasuluran og sa atong kasing-kasing nasulat, no, pero pareha ra gihapon nakalimot ra gihapon, murag na ay pag level up ang Ginoo ang mga tao, level up sa ilahang kamangmangan, no, pili on pod gihapon ang, no, so nakanayon diri ay ang insight. Speaking of any bad habit that may lead to sin, our Lord is put to shame.
Those who claim to serve him, but those who misrepresent his character. Oh, okay. Shame ko no. Kala. Nag-alagad sa Ginoo, pero sa iyang pagrepresenta sa iyang karakter. And multitude are deceived and laid into false path. Wala ka dagang pag-iyahang gideceive, no? Ah, sa kuan na, matulpad ako nga simbahan, no? Ni kuan. Pastor, sa Cristito Bacalaris, no? Kasi, Celebrities Board 438. Based on the context and the lesson this week, how can you, as young Christian, and Adventist faith, oh, ikaw, no? Help in combating pride and arrogance in your society. What does God require of you when you go about exercise? When you misrepresent Christ? And anyway, how does that impact on the larger picture of your society? So, put to shame atong sa lesson kana na iyang pagka-holiness pero wala ang pagka-disobedience, no? O niya, led to miss represent kay mahalagi sa iyang mga pagbuhat-buhat, no? So, pakibali sa mga gisugo sa Ginoo, no? So, delikado siya. Mga magtuon kitag maayo, no? Nga dili ta mahisalaag managikuan sa Ginoo, no? Nga magpantay kamo, nga di kamo mahisalaag. Kaya daghang di magpakatotoo, no? O atog yun nga kanang pamalandungan, no? Ang pulong sa Ginoo kanunay. Para dili kita ma dutlan sa kaaway katong teksto na ito, no? Nga put on the full armor of God. So, mauna ka na ang ato ang natunan sa ato ang cornerstone connection about sa kasuguan nga ma covenant, no? So, covenant man siya, doon na siya ay pag-uyon, no? Nga, maragduhan na siya kaparty, no? Nga, ni-uyon ang isa, ni-uyon po ang isa, no? Nagkasinabot nga, covenant. Gibutang sa kasing-kasing, gibutang sa mind, no? Kinasuluran. Pero higa ni kakasabot, sa ato pa, wa ka nag-covenant sa Ginoo, no? Mauna nga, diha ni mo masabtan ang iyahang kasuguan pinaagi sa pag-covenant. Saan po man mo pagbungkag, no? Sa kasuguan nga nahimo siya nga covenant, di ba? So, ang makabungkag ana kadtong wala nakig-covenant sa Ginoo, no? Oh, madugangan pa na ang atong pagtuon dili kita sa atong 6th part. Sabat school na kita mga hamtong, welcome na kita sa Bible study on Allison.
A Study on the World Smarton Lesson 2023 Community Academic Special Edition na ito nga 7 parts. O, dyan na kita sa itong pagtuon. Sabat ko lang kita sa mga hamtong. So, magpili kita sa itong gamito, no? Ato ang lesson, no? Sabat ko lesson nga atong pinalit or atong mga sub-copy, no? Ang PDF, SSQ, Sabat Kulan PE, ma-download sa atong Play Store. Kung dili na mag application, mag-download, no? I-browse sa atong website, sabat.school.ayo. So, i-browse ninyo, pakitaon ninyo to ang Ephesians, no? Ano, pakitaon na yun ang lesson 14. Tapos ang Thursday, no? September 28, makita na ang title. Welcome na kita ang tutuon sa pulang sa Diyos, learn of the scripture, mga kapaglaong, mga kalarong, brethren, and prayer, mga halikong mapalangga sa Diyos, no? At ang mga kapaglaong kapagtuo. So, ang title, we are recipient and giver of grace. Diba? Kita ang recipient, no? Kanang mo, dawat, no? Kuan man siya sa pag-send man siya, no, na ay recipient kay na ay nag-send, no, ang sender ang Ginoo, no. So kita ang mudawat sa ihatag nga grasya, giver of grace. Kanyang insight. As you read Ephesians 5, no? Reflect on how Paul acts to live out the gospel in our relationship with others. Uy, relationship with others today, eh? With this exhortation, especially meaning Paul of you. Uy, Paul of you. Honorary imitators of God, katong imitators of God, no? Beloved children, walk in love. Jesus Christ, love you. Diba? Pira ni ka kuanta asumdi ni. Ang but immorality or any impurity or good must be, no, not even be named. O man yatong gisguta, no. Tapos katong pertinace, seletok, wala na po. Justing, no. O katong idolater, no, impure person. So makibali ng sunod kung inyo nagbasag balik, no, ang ato ang Ephesians 5. Pero si summary dili. If you start reading Ephesians 5 at its beginning, you miss the full power of an important theme. So start and stay with Ephesians 4:32, in which Paul tells the Ephesians to be kind one another, tender-hearted, loving, o isumpay, giving one another even as God in Christ will give you. As believers, we are called to model our behavior towards others on God's forgiveness and grace toward us. We are to imitate God. O man na natin gibasa, no? Nga mag-imitate sa Ginoo. Na dito adi ay po sa Matthew, no? Verse 43 to 48. You shall hear that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray to those who persecute you, so that you may be son of your Father who is in heaven. O, diba? Diktad yun, no?
rumah agani kawai tampuk pudang meraut for he causes his sun to rise on the evil and the good and send rain on the righteous and the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even tax collector do the same. If you greet only your brothers, that more are you doing than others. Not even Gentiles do the same. Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Paul contrasts this imitating love of God lifestyle with the usual pagan approach, instead of treasuring others as brother or sister in the family of God. Human all to often use others for their own sexual pleasure, and they brag about it. Oy, Ephesians 5:3-4. But immorality or any impurity or greed must be not even be named among you as is proper among saints. And there must be no pettiness and silly talk. Of course, this thing which not beating but rather giving of thanks. Silly talk, no? Salamat lang. We warn that such approach has no future in the new world God is planning. And so believers are to turn from the darkness of their past and walk as children of light. Ephesians 8:10. Making the Father's love. Again, Paul warns us away from work of darkness done in secret. Ephesians 5:11-12. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but indeed even expose them, for it is disgraceful even to speak of the things which is done by them in secret. So ipahayag ni mo by contrast, we are to live in the light of Christ. Oh, mag-voice kahayag, no? Ephesians 5:13-14, but all things become visible when are exposed by the light, or everything that becomes visible is light. For this reason, it says, awake, sleeper, and arise from the dead. Christ will be shine on you. Rather than wasting our lives, drunkenness will be redeeming the time, holding the time, offering thanks God for His love. Pamana sa Ephesians, no? Nakakantong ipasabot. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time. Making the most of your time, because the days are evil. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Not get drunk with wine, for it is dissipation. Be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Tulong mo rin, psalms, hymns, spiritual songs. Singing, making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ to God, even the Father, and subject to one another in the prayer of Christ. Paul extends his theme of imitating God's love as advised Christian husbands and wives. Christ's sacrificing love for the church become the model of the church, became
or the Christian's husband. Okay, ito na sa Ephesians 25, no? Husband, love your wives, diba ka to? As Christ love, no? While the loyalty of the church toward Christ become the model of Christian wife. Rather than using the gift of human sexuality and the devoted selfish way, the Christian husband and wife focus on the voting and the treasuring each other becoming one flesh. Oh, katong husband, no? Oh, wife. Be imitators of God as their children, sa Ephesians 5:1, no? Therefore, be imitators of God's beloved children. O katong tanaw, katong ato ang it's time, no? Nga, may butang imitators sa Ginoo. By God's grace, you called today to live out exhortation and with others. O, nagipagtawag niya, no? Live out exhortation and relationship with others. Now, conclusion question kita, mga classmate. Text to Ephesians 5:2. How does which tell us to walk in love? Help us to understand what Paul means. Oh, sa Ephesians 5:1 about being imitator of God, no? On how to Ephesians 5:2 and walk in love just as Christ also loved you, gave himself for himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Amo to no to boss you. O katong imitators, therefore be imitators of God as we love children. So wait still as to walk, to maglakaw kita sa gugma. Understand as Paul means out buying imitator. Na naram gina gugma, no? Ang pang pamaagi para masunod na to ang Ginoo, di ba? Love the Lord thy God with all your heart and with all your soul and with all your mind, di ba? Your strength, o niya, katupag yung love thy neighbor as yourself. Kaya makita, pagyapon ni mo ang Ginoo diya sa itong mga neighbor, no? Ang wala ni mo gihimo sa labing gamay, wapon ni mo himo sa iya, ha? No? Sa iya, ginatanan, dahil lang yung neighbors, no? Kaya padulong, nagyapon na siya ang pagigugma mo na siya nga imitators ta, no? Sa iya mga karakter. So diha na kita nga tapos, no, sa tong pagpamanandong nga kita itulan, we are recipient and giver of grace. Sa ito ang Bible study on a lesson, Martin Lesson 2023, kami regalay with gospel sa edition na ito nga 7 part ang itong mga ang ito ano, sa itong 6 part, sabat ko sa ito ang mahamtong ato ang 3rd quarter Ephesians Season 14 na ito Ephesians and the Heart, ugato ito na ang Thursday ang September 28, we are reception and giver of grace. Tapos sa ato ang Cornerstone Connection, ato gitunaan ang Jeremiah 31:33. Tapos sa ato ang end verse, ay ang ato di ay kanang lesson 13 sa ato ang Cornerstone Connection, no? Ang line ni dasan nung ato ang lesson 14 nga si mana karon you first. Atong end verse, labok Leviticus lesson 14, the law o gato gitunaan karon sa Thursday, September 28, immutable, unchangeable, eternal insight. Sumana ato ang mga Sabbath School,
og sa ato ang devotional for all, sa ato ang yes shall receive power, no, ato gi tun-an ang kang Timothy September 28 dirgyapon kita sa empowered by the spirit sa September, no, itong yes shall receive power. Sa ato ang second part the great controversy ERP, ato gibasa ang page 181.3 to 182.2, chapter 9 gihap kita the Swiss Reformer. Sa itong The Great Controversy yung nahuman kita sa ato ang first part, no, sa Indonesia, usunod sa Brazil, no, pagko, no, diba itong ika 39 na itong week. So ato na siya ang pagkasuktan ugma. So diri kita nagtapos ato kayo pagkatakopan sa pagampo ang ato ang pagwalandong ang naasa private nga place kung magiging sa pagluhod-luhod ang naskos nito kung makapag kita magdungan ng scriptures and prayers and prayer poll madungan kita sa kampos na magtapos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our day as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever, amen. And now may the Lord bless you and keep you, may the Lord shine upon you and be gracious to you. The Lord will continue to support you and give you peace now and forever. Amen. Dagat salamat po kinapos na rin at tutulman na kung walang kasi apolong sa pagkakadaw at magabi. Makinig yung Bible study yung nalis and study in the world. Sa Marathon Lesson 2023, kami bibigyan dahil wagas sa edisyon na ito nga. Saving part. Dari kita lang yun, September. Last nang hapon kita nga weeks ng September, no? Uglas kita nga week po sa ato ang My Journey with God. Upa, sulod kita sa ato ang Liberation Seminar sa October. Apil nyo na sa pag-ampo, no? Ato ang The Sermon, magkapadayon pa siya ato sa ato ang katapusan ng tuig sa New Year, no? So, antol, sorry kayong Diyos, malagay kayong may iglas na lang, dalay ko ang Diyos.